Blessed day sa inyo sa umagang ito. Muli natin balikan ang aklat ng Hebreo. Ito yung karugtong ng binasa natin kahapon sa Biblia. So, ang nakuha ko po dito taluktod ay sa Hebreo, Kabanata 11, taluktod 27. Basahin po natin kung may Bible po kayo dyan. Let us read and ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito lamang po ang ating mapapukuhanan ng lakas sa lahat ng season ng ating buhay. And subukan niyo pong basahin ang mga Biblia niyo kung nakatabilang ito sa inyong tahanan. Let us read po. Okay, let us pray. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito, sa aktibong pananampalataya na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa maghari ka at ang kalooban mo nga po ay masunod. Lord, give us active faith today. In Jesus' name we pray. Amen. Babasahin po natin yung Taluktod 27. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto na hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Hallelujah for this message. So, di ba? Ano ang nagagawa ng ating aktibong pananampalataya sa Diyos? Ang title ko po dito, Active Faith. Ano nga ba ang nagagawa ng ating aktibong pananampalataya sa Diyos? Meron ba o wala? So, atin pong basahin ang nilalaman nito. Kung may pagkakataon kayo, basahin niyo po ang Hebreo, Kabanata 11, Taluktod 20 hanggang 40. Yan. Active faith ang topic po natin. So, number one, ang nakita po dito, nung binasa ko dito, ito kanina, nagbibigay ito ng access. Okay, so ito po yung dahilan kung bakit yan masabi ko. Dahil sa pananampalataya ay ginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. May access po tayo na mapagpala ang ating mga anak, ang ating pamilya para sa kanilang hinaharap. Diba po? Napakabuti ng Diyos, binigyan niya tayo ng access. Number two, assurance. Ito po sa verse 21. Dahil sa pananampalataya, iginawan ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Umawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Meron tayong katiyakan. Bago tayo mamatay, meron tayong katiyakang inaasahan sa salita ng Diyos. Number 3, request. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Request, pwede po tayong humingi ng request sa mga tao na alam natin may pananampalataya sa Diyos. Ito po ay isang prayer request na yung kanyang mga labi, yung buto niya ay madala sa lupang pangako ng Diyos. Dahil noong that time, nasa Ehipto sila eh. Kaya ni-request niya na makasama siya sa lupang pangako ng Diyos. Pwede po tayo mag-request. Yan po ang number 3. Number 4, no fear. Tingnan natin kung bakit no fear. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Ito yung mga magulang ni Moises, tinago nila si Moises kasi that time pinapapatay ang mga sanggol ng mga Hebreo kasi mabilis silang dumami. No, natakot ang mga Ehipto na mas lumaki yung bilang ng mga Hebreo. So, meron silang no fear. Iyan yung nagagawa ng active faith sa buhay natin. We became no fear. So, tandaan mo yan. Ha? Ganda ng mga message, ano? Number 5, right decision. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Meron siyang right mind. Tumanggi siya sa mga layaw na ibinibigay sa kanya dahil meron na siyang sapat na gulang. At alam ni Moises, founded siya mula na siya'y maliit kasi ang nag-alaga po sa kanya ay nanay niya. Founded siya ng salita ng Diyos. At yung faith niya ay iba. Kaya nagkaroon siguro siya ng confusion. Tumating yung sapat na gulang. Alam niya na
kung ano ang tama o mali. Alam nila yung pagkakakilanlan nito. Kaya na-identify niya. Ayaw niya maging anak ng prinsesa. Ayaw niya ng kayamanan. So, number 6, right decision na po tayo. Yung 5, right mind. Number 6, right decision. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasalanan. Right decision. Yan, sa buhay natin, di ba? Kailangan magawa natin ng tamang pagdedesisyon. Lalo na kung pinagpala tayo ng Diyos, saan ba natin gagamitin ang mga pagpapalang nakamit natin? Makikiisa ba tayo sa mga tao o bayan ng Diyos o personal lang natin itong gugulin sa ating sarili? Nais ng Diyos na makita sa atin yung right decision. Okay na. Number 7 po tayo, concern. Yan ang nagagawa ng aktibong pananampalataya. Basahin po natin. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala ng hinaharap. O di ba po, sabi ko sa inyo, si Moises ay founded ng kanyang ina na nag-alaga sa kanya ng salita ng Diyos. Kilala niya kung sino ang Mesiyas. Kaya po siya may concern sa mamamayan ng mga Israel o sa bayan niya na nararamdaman niya yung bugso. Alam mo yun, di ba, pagka mag-anak mo, nararamdaman mo yung lukso ng dugo. So, nararamdaman ni Moises yun. Kaya, nung lumaki na siya, nagkaroon po siya ng concern dahil active ang kanyang pananampalataya sa Mesiyas. Nakita niyo po, diyan napakaganda nitong mga nakasulat dito. Ay, sa number 8 naman po tayo. Endurance. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Ayan, nagbibigay ng katatagan sa atin ang ating pananampalataya sa Diyos. Pag-aktibo, ha? Kasi ano man suliranin o pagsubok sa buhay, kaya natin mapagtagumpo yan, di ba? Katulad nitong matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niya nang nakita ang Diyos. Yan ang aktibong pananampalataya. Number 9, unshakable. Tingnan po natin. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at tinutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang kanilang mga panganay. Nung dumating po itong test of faith na ito, lahat po sila kasali, wala pong exempted. So, kaya nagkaroon sila ng unshakable, matatag, no? Unshakable, hindi natitinag ang kanilang pananampalata. Alam nila na hindi sila kasali doon sa daraanan ng anghel na kanilang bahay na nilagyan ng marka ng dugo. Parang nag-pray sila, no? Cover by the blood of Jesus. Parang ganun sa season natin ngayon. So, yun po, naging unshakable sila sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. At number 10, establish. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad. Yan, number 10 na po tayo. Establish. Okay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Di ba? Established by God tayo sa pagtawid sa mga suliranin sa buhay na nasa ating harapan. You are established by God. Okay, number 11. Dahil sa pananampalataya, Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Yeah, victory, no? 7 araw may binigay sa iyo ang Diyos na kailangan mong pagtagumpayan at siya makikipaglaban para sa iyo. So, bibigyan ka niya ng victory. Number 12, power. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw ay hindi napahamak nakasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga
espiyang Israelita. So, nakatanggap sila ng kapangyarihan ng Diyos. At marami pa pong nakasulat dito, no, na nakuha ko. At I believe, makikita nyo rin po ang mga bagay nito. Nakita ko pa dito ang salvation, receive God's protection, stronger than before, restoration, test of faith, legacy, and yung pinakahuli, God has a big plan for you. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kung ano man yung season na pinagdadaanan mo ngayon, panghawakan mo lamang po ang aktibong pananampalataya sa Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung kailangan natin sa season na ito ng buhay natin na pinagdadaanan natin. Mahirap man ang buhay dahil sa pandemic, pero unti-unti nakikita natin meron ang ginagawa ang Diyos. At kung active ang ating pananampalataya, makikita natin kung gano'ng kabuti ang Diyos sa season ng pandemic na ito. Marami siyang ginawang mabuti sa buhay ng bawat tao. Tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa mga taong mabuti at masama. Can you imagine, pinasisikat ng Diyos ang araw para sa lahat ng tao. Hindi siya pumipili na, etong mga mababait lang, sisikatan ko ng araw. Sila lang ang may hangin. So, hindi ganun ang Diyos. Ano? Kailangan makita natin na ang buhay natin ay magkaroon ng aktibong pananampalataya sa Diyos para mangyari itong mga naunawaan natin today sa Kabanata 11, Taludtud 20 hanggang 40 sa Aklat ng Hebreo. So, let me pray for you. O Ama namin sa langit, nagpapasalamat po ako sa ngalan ng anak na si Jesus na ibinigay mo sa amin ngayon na mensahe na wa mag-manifest ito sa buhay namin, O Lord. Magkaroon kami ng aktibong pananampalataya sa iyo. Magkaroon kami ng access, ng assurance, ng request, ng no fear, right mind, right decision, concern, endurance, unshakable faith, establish, victory, power, salvation, receive God's protection, stronger than before, restoration, test of faith, legacy, at matanggap namin ang magandang plano mo para sa amin. Salamat po, Ama namin sa langit, sa biyaya mo tabag at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng karunungan sa pamamagitan ng salita na matatagpuan namin sa banal na kasulatan na ang tawag ay Biblia. Lord God, thank you for everything na ginawa mo sa buhay namin. You bless us according to your will at patuloy na mararanasan namin ang mga bagay na ito as long as we continue to have active faith. Panginoon, ikaw nga po ang siyang mahayag sa buhay namin. Let your will be done. Maghari ka sa aming mga puso bilang aming Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless everyone. See you again. Stay tuned sa aking mga daily devotion na ibinabahagi. God bless po.